Dahil sa number nga na nakuha nitong si Annalyn, ay agad niya itong tinawagan at nang makumpirma nga niya na boses ito ni Myra, ay doon na nga niya ikinuwento sa kanyang ama at ina na talagang kumpirmado itong ang si Zoe ay palihim pa rin. At matagal na pala silang nagkikita ni Myra at nagsisinungaling lamang sa kanilang lahat. Yung nga sanang maniwala ni Lynette sa sinasabi nga nitong si Annalyn dahil sabi niya wala siyang matibay na ebidensya. Subalit nang ikinuwento na nga niya na tinawagan niya ang number na iniwan na dapat para kay Zoe at doon narinig nga niya ang boses na kumpirmado nga ang si Myra iyon. Kaya naman nakaisip ng paraan itong si Annalyn. Alam niyang hindi kailanman magsasalita si Zoe at mag-aalibay lamang ito. Nagkataon nga magkikita sila nitong si Myra. At dito ngayon nakaisip ng paraan si Annalyn. Ginlilagyan niya ng earth tag ang bag nga nitong si Zoe habang kayakap niya ito na nagpapaalam na aalis lang saglit sapagkat may kikitain na kaibigan. Ang AirTag na iyon ay makakatulong sa kanila upang malocate nila kung saan pupunta itong si Zoe at nang masundan nga nila ito. At sa pagkakataong iyon, naging mautak na nga itong si Dr. RJ dahil nagdala na nga siya ng mga pulis nang sigurado nga hindi makawala itong si Myra dahil alam nilang napakahirap ka nitong hulihin at masyadong matalino. Nagkita na nga ang mag-ina. Nagkaroon pa sila ng konting moments, sinabi ni Myra na wala siyang pinagsisihan sa lahat ng kanyang mga nagawa dahil umano ang lahat ng yun ay para sa kanyang anak na si Zoe. Lulungkot si Zoe dahil sa pakiramdam niya ay huling beses na niyang makikita ang kanyang ina sapagkat tuluyan na nga itong makalayas ng Japan sapagkat may hawak na itong identity. Pero mas malulungkot siya sa kanyang masaksihan dahil bigla na lamang darating itong kanyang daddy. Kasama nga sila Annalyn at may kasama itong mga pulis ng Japan upang huhuli nga dito kay Myra. Galit na galit si RJ dito sa kanyang anak na si Zoe. Subalit wala nang mas higit pa sa galit na naramdaman niya sa mga pinagagawa ni Myra sa kanilang ama na ito nga si Lolo Pepe na hanggang ngayon ay hindi pa rin gising dahil nakakoma nga pa rin ito. Kaya naman na agad niya sinabi dito na end of the game na nga nitong si Myra. Doon na nga magtatapos ang istorya ni Myra. Sinabi nito na maigi na sumama na lang siya sa pulis ng maayos nang hindi siya masasaktan. At sila Myra at si Zoe kung paano nila nalalaman ang kanilang lokasyon. Ang pagkakaalam nila ay sila lang ang nakakaalam na magkikita sila noong mga panahong iyon. Hindi alam ni Zoe ay naisahan nga siya ni Annalyn habang ito'y kayakap niya ay nilagyan siya ng AirTag at wala siyang kamalay-malay na siyang naging dahilan kung bakit siya nasundan. Ito na nga ang mga pinakaiintay na moments ng madla ang makitang nakaposas nga itong si Myra. Kadagad ngang umuwi ng Pilipinas itong si RJ kasama ang kanyang pamilya dahil natapos na ang kanilang misyon na hanapin si Brohang Myra sa Japan. Nagtagumpay sila sa kanilang mga plano. Magbabayad na ngayon ang bruha sa kasalanan na kanyang ginawa sa kanyang ama. Agad namang tinawagan ni RJ ang kanyang kapatid na si Giselle upang ibalita na nga ang magandang balita. At ito nga ay pauwi na sila ng Pilipinas at kasakasama na nga nila itong si Myra. Kaya naman sa sobrang tuwa at excited nga nitong si Giselle ay sumalubong agad siya sa airport upang makita na nakapusas na nga itong si Myra. Kay Giselle, oras na nga ng paniningil. Kaya naman, hindi siya nagdalawang isip nang bigyan ng mag-asawang sampal nga itong si Myra. Sinabi niya rito na kulang pa niya yun sa ginawa niya sa kanyang papa. Grabing pagdurusa ang inabot sa kanyang mga kamay. Nahuli na nga nila itong si Myra. Malalaman din kaya nila ang punot dulo ng lahat kung bakit nakoma itong si Lolo Pepe na walang ibang may gawa kundi ito nga ang si anak niyang si Zoe. Yan ating pakabangan sa lalong umiinit na tagpo na abot kamay na pangarap.